matatapos payagan ng mga bata na makalabas. Puno na naman ang mga mall at pasyalan, lalo na ngayong weekend na sunod-sunod ang Christmas tree lighting, Alvin. Pagbatak ng alas 4 kaninang hapon, sabay-sabay pinailawan ng mga Christmas tree sa tatlong mall sa Cubao, Quezon City. Naging sentro ito ng atraksyon sa mga tao, lalo na sa mga bata. At dahil pwede nang mamasyal ang mga bata, dagdag pang engganyo ang naglalakihan at makukulay na Christmas tree at iba pang dekorasyon sa mall. Masaya po ako na nakalabas ako sa aming bahay at Pasko na po. Ang mga park naman ay puno ng mga batang enjoy sa paglalaro kasama ang pamilya. Ayon sa mga magulang, nangangamba silang madapuan ang sakit ang mga anak. Pero mas nangingibabaw ang kasiyahan ng mga bata, kaya doble ingat na lang umano sila. Natatakot pa din, pero kasi yung saya ng bata kapag ka nakakapaglaro outside, hindi mo rin naman mapapalitan. Sinusunod pa rin namin yung mag-mask, tapos we do alcohol. Yung mga bata kasi sabik sa labas. Kaya nag-birthday din ng anak ko, kaya pinagbigyan ko na lang din. Pero saglit lang kami. Sa Pampanga, pinayagan na rin ulit ang mga bata sa Clark Parade Grounds at Al Fresco Dining. Kaya enjoy ang magpapamilya na nag-picnic sa damuhan. Dito sa Clark kasi open air, tapos maluwag. At least may mga social distancing pa rin po kahit konti. Mayroon ding 40-foot Christmas tree na may 5,000 LED lights na nag-iiba-iba ng kulay. Sa mga balak mag-staycation sa Clark, kailangan pa rin ng negative antigen test results sa mga bata. Sa General Santos City, tumatanggap na rin ng minors ang isang mall, pero hindi pa rin papayagan maglaro sa amusement parks. Binigyan din sila ng libreng cotton candies. I'm really excited. Finally, nakakapasok sa mall. Pwede na rin pumasok ang minors sa ibang pasyalan. At dahil hindi na mapigil ang paglabas ng mga bata, patuloy ang paalala ng otoridad sa mga magulang na huwag maging kampante dahil may pandemya pa rin. Kailangan ho maintindihan natin, binubuksan ho natin ng specific sectors, pero meron din ho obligasyon ng ating mga kababayan na mag-follow sa safety protocol. Tignan lang ho natin kung kailangan pa nating isama ang ating mga kabataan sa pagpunta dyan. Let us remember, the objective of having children out is for them to be able to get sunlight. Alvin, simula ngayong araw, araw-araw nang masisilayan itong mga magaganda at makukulay na Christmas tree sa mall. Kaya lalo ito makakahikayat sa mga pamilya na mamasyal. Pero habang ini-enjoy ang Christmas vibe sa mga pasyalan, ha, paalala ng otoridad, mag-ingat pa rin at syempre sumunod sa health and safety protocols para iwas sa sakit. Alvin. Maraming salamat, Weng Hidalgo.